maalis na tayo, kung malolos tayo. Good evening, nag-drive ako while ano. Thank you po. Parang may disco. Paano? Pati nila maliit yung ano, sasakyan. Talaga? Dominic, how are you na? See you sa Saturday. Sama ko kay Brenda eh. Thank you po. Be safe din sa inyo kung saan kayo ngayon. Ang lamig ng aircon. Alam mo, pag inaantok ako mag-drive, ang ginagawa ko, nag-ano ako, binubuksan ko yung bintana ko para maingay. Lalo na sa NLEX. Ganun ang ginagawa ko. Ginagawa kasi yung daan dito eh. Ay, Diyos ko, my God. Ano ba yan? Hindi ko alam. Sorry. My God, puti na lang magaling ako. Hindi ko alam, dito pala ang daan. Sorry talaga. Ang lamig. Ingat lagi. Thank you po sa inyo. Sa Tikay po ako, Tikay Malolos. Sa daano lang, pagpasok mo lang ng Tabang Exit, tapos sa ano, sa Caltex po. Tapat kami ng Romantic Baboy sa Caltex. O second floor kami, tapat. So, ano kasi, coding kasi to.
eh, dapat 8 o'clock ako alis ng bahay. Eh, ang likod kasi namin in Lex na nanawin yung exit. So, doon ako papasok. Kasi bawal to sa daan, di ba? Ingat, Miss T. Thank you po. Hindi ko mabasa yung pangalan nyo, ha? Thank you lang talaga. Nag-try lang ako mag-live while driving. Siyempre, yung mata mo nasa daan talaga. Minsan-minsan sisilip ako sa mga ano nyo. Pero pag nasa NLEX na, patayin ko na yung ano ko kasi madelikado sa NLEX, di ba? Eh, ako pa naman kung nag-drive kasi zero talaga ako. Eh, kaya nga, ayaw ko talaga, hindi ko talaga pangarap magkaroon ng car. Kaso lang, alam mo yung araw-araw ako nag-grab? Araw-araw ako nag-grab, kinuwenta ko, papunta at pauwi. Tapos kinuwenta ko siya, alam mo ba, doon ako nagulat, yung grab ko, or... Kasi minsan kasi walang taxi dito eh. So, ang ginagawa ko, nag-grab ako. Puta ka, alam mo ba, umabot ako ng 18 o 17,000 a month. Kasi dalawang araw lang ang day off ko. Minsan, diretso pa. Pag walang mga bakla, mag-ipaparilip pa ako ni Miss O, yung manager namin. Tapos, tinignan ko yung ano ko, grab ko. Inimenta ko. 15 to 17,000 a month. So sayang, yun na lang panghulog ko, di ba? Nakasama na lang sa tip. Pero wag bardugalan sa tip kasi ako talaga nahiya ako magbigay ng tip. Kasi ang mga payo sa akin ng mga veteran comedian, sila Arnold Ignacio, sila Hans Mertel. Pag nagustuhan ka ng customer, ng audience, magbibigay ng tip yan, sabi nila. Kaya huwag magpaparinig. Nagpaparinig kami sa audience, baka pwede naman, mag-request kayo, ganyan-ganyan. Ng kanta. Yun nga lang, pag-request na kanta, ayusin talaga kumanta kasi request yun eh. Magbibigay naman sila ng ganun. Kaya nga ako talaga, minsan lang ako manghingi ng tip talaga. Yung iba talaga pag nanghihingi ng tip, grabe manghingi. Pero hindi ko din masisi ang mga bakla dahil minsan ginagawa ko din yan, manghingi ng tip, request kayo, pero kailangan nanghingi ng tip yung para malapit na matapos kasi start kami ng work 9 hanggang 2, so kailangan mga 12 may mga tip na kami. Minsan talaga, depende kasi sa audience eh. May audience kasi na nakakatawa talaga mga Pinoy, no? Pag may audience talaga na pag seryosong usapan sa stage, hindi tumawa. Pero pag ano, pag bastusan ng usapan, gising ang Pinoy. Kasing ang Pinoy pag-usapan bastusan sa stage. Kaya kinakapa namin ng tao. Kasi may mga tao talaga na ayaw ng bastos. Ikaso lang kasi comedy bar naman kasi yun. Kaya nga, bago kami mag-umpisa, nag-orient muna kami ng mga tao na comedy bar to, walang seryoso, ganyan. Bawal ang pikon dito. Pero may iba talaga napipikon. Pero paniniwanag pa rin namin, kung pikon po kayo, pwede po kayong lumabas. Kaso, pag lumabas kayo, sinong nawalan? Kami, charot. Pero ano lang yan, part of laughter, di ba? If you want ano na mawala yung stress mo sa bahay, pwede ka pumunta ng comedy bar para tumawa. Siyempre, mag-inom, mag-walwal. Pero drink moderately din kasi... Mahirap na pag umuwi kang lasing. Diba?
Thank you so much, guys. Buhok ko, di ba ako nagpaayos? Nakapambabayak. Kaya nga ganun, pag gusto niyo pong tumawa, punta kayo sa Hideout Comedy Bar. Sa Malolo, tutuloy, Bulacan kayo, Malolos lang. Tapos, bukas naman ang gabi, the Hideout, Caloocan naman ako, sa may monumento lang. Yes po. Ano lang, kailangan na natin tumawa, hindi natin huwag papadala sa stress. Kasi kung magpapadala ka talaga sa stress, wala ka lang. Kaya lang nga, pag may mga depressed ka or anxiety ka, makipag-usap ka lang sa taong mapakikitwalaan mo kasi may mga tao naman yun kasi mahirap din pagsabihan ng sikreto. Naging ang problema ko tapos sabihin sa iba.